Maraming mga bagay po talaga sa mundo, mga kasundo, ang hindi mo aakalaing totoo pala kung hindi mo ito mararanasan sa sarili mo. Maaaring marami sa inyo ang hindi maniniwala sa aking karanasan, ngunit hindi na ako magtataka pa. Kuya Barry, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Solomon. 56 anyos at nakatira ngayon sa nabili kong bahay dito sa Carmona, Cavite. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong mga lugar maging tunay na mga pangalan ng mga taong may kaugnayan sa aking karanasan. Ito'y bilang proteksyon na po sa aking pamilya sapagkat hindi ko alam kung ang mga tutukuyin kong pangalan ay mga buhay pa. Malaki po at lubhang mapanghalina sa mga turista ang isla ng Panay dahil sa nakamamanghang ganda ng kalikasan dito. Malawak ito at maraming sakop na probinsya. Isa na rito ang magandang probinsya ng Antique kung saan naganap ang hindi ko malilimutang karanasan. Lumaki po ako sa isang medyo nakaririwasang pamilya. Nakatira kami noon sa isang subdivision sa Binondo kung saan halos lahat ng nakatira ay tulad naming mga mestisong Chino. Subalit sa kabila ng karangyaan, tila hungkag ang aking pakiramdam. Marahil dahil sa nag-iisang anak ako at ang tanging nakakasama ko sa aming bahay noon ay ang aming dalawang kasambahay at ang matandang kusinero namin na si Tatay Lucio. Hindi pa ako ipinanganganak ay naninilbihan na ang mga ito sa aming pamilya. Sa katunayan, Kuya Barry, sila na ang nakagisnan ko at halos ang mga ito na ang nagpalaki sa akin. Palagi kasing abala sa trabaho at pagkita ng pera ang inaatupag ng aking mga magulang, kaya mas higit akong naging malapit sa aming mga kasambahay, lalong-lalo na kay Tatay Lucio. Naging parang totoong ama ko na ang turing ko rito. Ito at si Nay Celia ang nag-alaga sa akin noong maliit pa lamang po ako. Mayo taong 1983, nang magpaalam si Tatay Lucio na uuwi sa kanilang probinsya sa Antique. Hindi ko alam noon kung bakit tila nagkaroon ako ng interes upang sumama. Marahil dahil sawa na ako sa ingay sa syudad. Noon pa man, gusto ko nang makarating sa mga lugar sa labas ng Maynila. Nais ko naman na maiba ang aking paligid kaya nagpaalam ako sa aking mga magulang na gusto kong sumama kay Tatay Lucio sa pag-uwi nito sa probinsya. Wala namang tutol sila Mamang at Papang, pero nang sabihin ko ito kay Tatay Lucio, napansin ko sa mga mata nito ang tila piping pagtutol. Sige na ho, Tay Lucio. Naiingit po kasi ako sa mga kaibigan ko na nakarating na sa mga probinsya eh. Pangungulit ko kay Tatay Lucio. Hay nako, Tay Lucio. Pagbigyan niyo na po yan at nang matigil na. Mas maigi na siguro na makaranas din ng simpleng buhay probinsya ang batang yan nang matuto siya sa buhay. Tsaka 16 anyos na eh. Puro pa rin laro ang alam. Sabat noon ni Papang na narinig ang pag-uusap namin sa kusina kasama si Nay Nelia. Naku Solomon, kung ako sa iyo ay hindi na lang ako sasama. Alam mo kung bakit? Balita ko, marami daw aswang sa Antique. Baka ipakain ka ng Tatay Lucio mo sa mga iyon. Hala ka, sige. Kantyaw naman ni Nay Celia na noon ay nag-aayos ng mga pinamalengke niya para lutuin ni Tatay Lucio. Nakita ko naman ang pagdilim ng mukha ni Tatay Lucio sa sinabing iyon ni Nay Celia. Tila hindi nito nagustuhan ang pagbibirong iyon ng matandang dalagang kasambahay namin. Matalim nitong tinapunan ng tingin ang matandang babae. Hindi na ito nakatutol pa. Napilitan itong pumayag kahit tingin ko ay nagdadalawang isip pa rin ito. Bagay na ipinagtaka ko, ngunit hindi ko na lang pinansin. Ang mas mahalaga
ay pumayag itong isama ako sa probinsya. O siya, sige. Basta't susundin mo lang ako lagi, ha. Hindi pwede roon ang kulit mo rito. Ani na lang nito at muling tinapunan ng tingin si Naiselia bago tahimik na ipinagpatuloy ang paghahanda sa mga lulutuin para sa tanghalian. Gabi pa lamang ay aligagana ako sa paghahanda ng mga dadalhin ko. Halos hindi na nga ako makatulog sa labis na kasabikan. Naglalaro na sa isip ko kung anong mga magagandang pasyalan sa lugar nila Tatay Lucio na maaari kong puntahan. Nakikinita ko na sa aking imahinasyon ang magagandang tanawin at masasarap na pagkaing probinsya na hindi basta-basta nabibili sa Maynila. Habang sakay ng barko, iyon pa rin ang laman ng isip ko. Bagay na lalong nagpapasabik sa akin. Hindi ko na inalintana pa ang kaunting hilong nararamdaman dahil iyon ang unang beses kong bumiyahe ng malayo at tawid dagat. Lalo akong nasabik ng tuluyan na kaming dumaong sa isa sa mga pantalan sa Antique. Ang buong akala ko ay doon na mismo sa kabisera ng probinsya ang lugar nila Tatay Lucio. Subalit sumakay pa kami ng bus mula Pantalan hanggang sa kanilang bayan. Pagkatapos nun ay isang mahabang biyahe pa ng jeep bago makarating sa kanilang baryo. Bagamat liblib, malaki at malawak ang baryo nila Tatay Lucio. Isang napakahabang taniman ng mais ang nadaanan namin bago kami nakarating sa kanilang sityo. Sako pa umano iyon ng kanilang baryo, ngunit medyo nakahiwalay ito sa kabisera at sa mga purok na bumubuo rito. Madalang ang mga bahay sa bahaging iyon ng baryo. Ang mga kabahayang gawa sa matitibay na tabla at pawid ay nasa ilalim ng munting kakahuyan. Ang ibang nadadaanan namin ay mga bahay na malapit sa taniman ng kamuting kahoy, kamote at ang iba ay nasa gitna ng mga niyugan. Masaya namang kaming tinanggap ng bayaw ni Tatay Lucio na si Manong Arseng. Ito na lang kasi umano ang natitirang kamag-anak nito. Tuwang-tuwa ang anak nitong lalaki na si Centeno dahil sa dala naming mga laruan. Kuya Barry, matanda lamang ako ng 2 taon kay Centeno. Kaya tulad ko, sabik pa ito sa mga bagay na bibihira nitong makita. Hindi ito magkanda-ugaga sa mga pasalubong ni Tatay Lucio sa kanila. Wala kasing mga ganoon sa kanilang probinsya. Ay, doon kayo sa labas niyan magbulatlat, Centeno. Isama mo itong si Solomon para hindi mainip. Haayusin lang namin ang itay mo ang mga daladala namin nang makapagluto na. Saway sa amin ni Tatay Lucio. Agad naman kaming tumalima ni Centeno. Ngunit hindi kami lumayo. Doon lang kami sa upuang kawayan sa munti nilang kubong malapit sa kusina pumuesto. Dinig namin ang usapan ng itay niya at ni Tatay Lucio. Oh, bakit ka pa nagsama ng tagalabas, Lucio? Kung kailan pa napakahalaga ng okasyon sa kabilang sityo. Naulinigang kong wika ni Manong Arseng. Ay, hindi ako kasi nakatanggi sa pakiusap ng amo ko, Manong Arseng. Baka kung ano kasi ang isipin nila kung tatanggi ako na isama itong si Solomon. Hayaan mo at mantika naman matulog ang batang iyan. Tila may pag-aalalang ani naman ni Tatay Lucio. Napaisip ako kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang tanungin ko naman tungkol dito si Centeno ay hindi nakaligtas sa akin ang tila pag-iwas nitong sagutin ang tanong ko. Basta't bawal daw umano ang magpunta sa gawi sa kabilang sityo nila sa ganoong mga panahon. Lalo at ilang araw na lang ay magbibilog na daw ang buwan. Hindi ko naman alam, Kuya Barry, kung bakit binalot ako ng matinding kuryosidad
sa sinabi nitong si Centeno. Kuryosidad na may kahalong munting kaba. Sa kabila ng pagod sa biyahe at ilang oras na paglalakad namin bago makarating doon, hindi naman ako dalawin ng antok kinagabihan. Sari-sari kasing tunog ng mga hindi pamilyar na hayop at kuliglig ang naririnig ko na nagbibigay ng kilabot sa akin. Pumikit na lamang ako ng mariin at pinilit na libangin ang sarili sa pagbibilang ng tupa sa isip para makatulog lamang. Ilang araw na kami roon at halos nalibot na namin ang mga magagandang dako sa lugar ni Tatay Lucio na maaaring pasyalan. Nasanay na rin ako sa mga pagkain nilang simple lang tulad ng giniling na mais at ginataang kamote sa hapunan. Masasarap na karne ng ligaw na hayop sa gubat ang ulam. Nag-uuwi rin ng mga malalaking isda si Manong Arseng paminsan-minsan tuwing mapupunta ito sa kabisera ng baryo upang mangisda. Malapit din kasi sa dagat ang baryo ng mga ito. Sa katunayan po Kuya Barry, mula sa kanilang sityo ay dinig ang ugong ng hanging dagat tuwing gabi. Isa pa iyon sa mga nakakakilabot na tunog na naririnig ko ng unang gabi namin ni Tatay Lucio sa bahay nila Manong Arseng. Akala ko po nung una ay ungol ito ng pagod na halimaw. Tila kasi kay lapit nitong gayong ilang kilometro pa naman ang layo ng dagat mula sa baryo. Isang gabi, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kinapa ko ang posporo na nasa ilalim ng unan ko, saka ako pupungas-pungas na bumangon. Sisindihan ko pa lamang ang maliit na gaserang nakapatong sa mesitang nasa gilid ng papag na kawayang hinihigaan ko nang makarinig ako ng mga kaluskus at anasan ng mga hindi pamilyar na boses sa labas. Saglit akong tahimik na nakiramdam. Kinikilala ko ang mga boses. Iniisip ko na baka sila Tatay Lucio at Manong Arseng lamang iyon na nag-uusap-usap. Ngunit talagang iba po talaga ang boses. Ibang boses ang mga naririnig ko. Magaspang at malagong ang mga iyon na may mga kasabay pang singasing na animoy ahas na sinasalitan ng bahagyang angil nang hindi ko mawari kung aso ba o malaking pusang gubat. Binalot ako ng matinding kuryosidad ng mga sandaling iyon. Dahan-dahan akong bumangon at iningatang huwag makagawa ng ingay. Hindi ko na sinindihan pa ang gasera. Bala ko noon ay gisingin ng tahimik si Centeno na nakahiga na sa lapag malapit sa may bintana ng silid na inuukupan namin. Ngunit nang kapain ko ito, wala ito roon. Kung kaya't dahan-dahan akong lumabas sa pinakasala nila upang tignan kung tumabi ito sa tatay niya at kay Tatay Lucio na sa sala naman natutulog. Dahil ang dingding nila ay gawa lamang sa salasalang kawayan ay tagos ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Aninag ko ang kabuuan ng sala. Ginapangan ako ng takot nang makitang wala ring tao roon. Manganingani akong umiyak dahil napagtanto kong iniwan nila ako. Iniwan ako nila Tatay Lucio at mag-isa na lang ako sa bahay. Lalo pa akong kinilabutan nang makarinig ako ng mga yabag palayo. Biglang sumagi sa isipan ko ang binitawang biro ni Naiselia ng araw na nagpaalam akong sasama sa probinsya kay Tatay Lucio. Naiiyak akong napaupo at hindi alam ang gagawin nang gulantangin ako ng malakas na tambol. Sinasabayan nito ng mga tinig na hindi ko mawari kung sumisigaw o kumakanta. Basta't sa dinig ko ay sumasabay ito sa tiempo ng tambol. Nagmumula iyon sa dako ng kabilang sityo
nila Manong Arsing. Napatalo na lamang ako sa gulat nang makarinig pa ako ng mga yabag na tila papunta sa bahay nila Manong Arsing. Hindi ko na napigilan ang paglukob ng kilabot sa buong pagkatao ko. Mabilis akong tumalon sa bintana sa labis at takot at nagtatakbo patungo sa kabilang sityo. Nawala na sa isip ko ang sinabi noon ni Centeno na bawal ang magtungo sa lugar na iyon. Sa narinig ko kasing ingay na nagmumula roon, pakiramdam ko ay ito ang pinakaligtas na lugar ng mga sandaling iyon. Tiyak na hindi maglalakas ng loob ang kung sino mang may-ari ng may yabag na iyon na sundan ako. Kung sakaling aswang man ito o kung anuman, ay magdadalawang isip itong magtungo sa mataong lugar. Sa tulong ng liwanag ng bilog na buwan, ay umiiyak akong binagtas ang maliit na kakahuyang na kapagitan sa sityo nila Manong Arsing at sa kabilang sityo. Nakaramdam ako ng kaligtasan nang matanaw ko na ang tumpok ng mga kabahayan. May mga sulu ang bawat panulukan ng mga daan at bahay. Malayo pa ako ay langhap na langhap ko na ang kakaibang aroma ng mga lutong pagkain na nagmumula sa dakong iyon. Marahil ay may nagaganap na piging o handaan dito. Sa kabila ng takot ay nakapagtataka na nakaramdam ako ng pagkatakam. Nanuot talaga sa ilong ko ang masarap na amoy. Nawala ng bahagya ang takot ko at medyo napayapa ako. Ang kilabot na nararamdaman ko kanina lang ay napalitan ng kuryosidad. Nang malapit na ako, ay tumigil muna ako sa pag-iyak. Nagkubli muna ako sa isang malaking puno at nagmasid. Tutal, hindi ko na narinig pa ang may humahabol sa akin. Nakita ko ang napakaraming tao na paruot parito at abalang-abala sa paglalatag ng mga pagkain sa isang mahabang mesa. Sa harap nito ay isang malaking dambana na kinalalagyan ng malaking estatwang kahoy na itim na hugis ng isang anghel na itim ang pakpak. Lahat po ng naroroon ay nakasuot ng maskara at nakapintura ng purong puti ang mga katawan. Tila ito'y isang handaan ng mga primitibong tribo. Ang mga lalaki ay mga nakahubad ng pangitaas nila at ang mga babae naman ay nakasuot naman ng mga tapis lang ng makulay na tela. Kakaunti ang bata na nakikita ko sa kasayahang iyon. May bisita palang tagalabas ng sityo. Bakit hindi ka tumuloy at makisaya iho? Tinig iyon mula sa aking likuran na halos nagpatalon sa akin dahil sa gulat. Paglingon ko, isang matandang lalaki ang may-ari nun. Muntik pa akong mapasigaw sa sindak nang lingunin ko ito dahil sa suot nitong nakakatakot na maskara. Huwag kang matakot. Maaari naman kaming tumanggap ng bisita. Ani pa ng matanda. Hindi ko alam kung bakit napahinod ako nito. Walang tutol na sumama ako patungo sa grupo ng mga nagkakasiyahang mga tao. Ngunit bahagyang nanayo ang maliliit na balahibo ko sa katawan nang biglang tumigil ang lahat ng naroroon at tumingin sa amin. Ilang saglit din iyon na halos parang nasa lalamunan ko ang aking atay at puso sa magkahalong hiya at nerbiyos. Patuloy na tinitingnan kami ng mga tao habang naglalakad kami patungo sa lamesang kinaruroonan ng mga pagkain. Iginiya ako ng matanda sa tabi ng isang lalaki sa pinakadulo ng lamesa. Huwag kang mahiya, iho. Badid kong walang ganitong uri ng handaan sa syudad na pinanggalingan mo. Ani ng matanda bago ako nito iniwan doon at nagpunta sa gitna sa tapat ng dambana. Ninenerbiyos akong nasundan ito ng tingin. May kung anong hiwaga kasi akong
nahihimigan sa sinabi nito. Pakiwari ko ay may kakaibang magaganap sa handaang iyon. Lihim tuloy akong nagsisisi. Naisip ko na sana hindi na lang ako sumama sa probinsya kung iiwan lang din ako nila Tatay Lucio nang ganoon na lang sa bahay ng mag-isa. Ni hindi ako ginising ng mga ito para isama kung saan mang lupalop ang mga ito nagpunta. Sa isip-isip ko lang ay parang nais ko nang isumpa si Tatay Lucio. Natatakot na kasi ako, lalo na nang makita ko ang mga bahid ng tila dugo sa altar ng dambana. Puno rin ng pulang mantsa ang bibig at kamay ng malaking estatwa. Hindi ko maiwasang salakayin ng matinding takot nang sumenyas ang matanda sa may mga hawak ng tambol. Ipagpatuloy ang seremonya, sigaw ng matandang lalaki. Halos tumalbog ang puso ko nang biglang pukpukin ng malakas ng isang lalaki ang hawak-hawak nitong malaking gong. Sinundan iyon ng mga indakan at mga pag-usal ng mga kakaibang kataga ng mga naroroon. Saglit na lumayo ang mga ito sa lamesa at tila mga baliw na nag-indakan sa gitna sa aliw ng tunog ng gong at tiyempo ng mga tambol. Hindi ko naman alam kung susunod ako at makikiindak kasama ng ilang kabataang nakikita ko. Pakiramdam ko noon ay nangangalog lahat ng kalamnan ko sa takot habang pinanunood ko ang mga ito. Nagulat pa ako nang biglang lapitan ako ng isang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Solomon? Bakit ka sumunod sa amin? Asik nito sa akin. Bagamat tila naging malagong at mabalasik ang tinig, ay nakilala ko rin ito. Ay, si Tatay Lucio! Mangangatwiran pa sana ako, ngunit biglang nagsalita ang matandang kasama ko kanina. Naroon pa rin ito sa harap ng dambana. Natigil naman ang malakas na ingay at indakan ng mga tao. Nakita kong sumenyas ang kamay nito sa ilang kalalakihang nakatayo sa pintuan ng isang tila kamalig. Nanlaki ang aking mga mata nang mula roon ay inilabas ang isang magandang babaeng may itim na pares ng mga pakpak. Napakaamo ng kanyang mukha na tila anghel sa ganda. Perpekto ang hubog ng maputi at makinis nitong katawan. Mahaba ang ginintuang buhok nito na nakatakip sa maselang bahagi ng katawan nito. Walang tinig na lumalabas sa makipot at maganda nitong bibig. Ngunit bakas ang pangamba sa mukha nito. Nakita kong tumingin ito sa dako namin na tila nagmamakaawa. Nagulat pa ako nang biglang tumakbo si Centeno patungo sa dambana. Maawa na po kayo sa mahiwagang mga lokmahal na pinuno. Tulad natin ay nabibilang din sila sa ating lahi. Magkaiba man tayo ng uri ay kapareho naman natin sila ng mga aswang. Pakiusap nito. Halos nang laki ang mga mata ko sa labis na pagkabigla. Dahan-dahan kong iginala ang aking tingin sa mga taong naroroon. Doon ko lang napagtanto na ang lahat ng mga tao na naroroon ay bawang mga aswang. Maging sila Tatay Lucio, Manong Arseng at Centeno. Hindi maskara ang nakikita ko kung hindi anyong aswang ng mga ito. Parang nais ko manlambot sa sobrang sindak noon, Kuya Barry. Literal na saglit akong hindi nakahinga sa labis na takot. Hindi talaga ako makapaniwalang isang handaan ng mga aswang ang aking napuntahan. Nakita ko nang umismid ang matandang lalaking tinawag ni Centeno na pinuno. Sumenyas muli ito sa mga lalaking may hawak sa mga lok. Muli na namang kinaladkad ng mga taong ito ang babae palapit sa matandang aswang. Nang makalapit,
umusal ng mga banyagang kataga ang pinunong aswang at hinawakan ito sa ulo. Nakita ko na tila nakikipagtagisan din ng kapangyarihan ang mga lok. Marahas na bumuka ang mga pakpak nito. Bahagyang napaatras ang pinunong aswang. Nakita kong dumugo ang ilong nito nang muli itong umusal ng mga katagang hindi ko maunawaan. Bakas ang pagkagitla sa mukha ng mga naroroong nakamasid sa tunggalian ng kapangyarihan sa isip ng dalawang uri ng malakas na aswang. Unang bumagsak ang babaeng mangalok. Nagpakawala ito ng nakatutulig na huni ng tila nasaktang dambuhalang ibon. Ngunit ilang sandali pa ay tila nauupos na kandila namang napasapo sa dibdib ang pinunong aswang. Agad na dinaluhan ng ibang aswang ang matandang pinuno. Sinamantala ito ng babaeng mangalok. Malagihay itong tumayo at ikinampay ang mga pakpak. Bahagya itong umangat sa ere. Isang babaeng alasip ang nakahagip dito ng kalmot bago ito nakalipad papalayo. Nang tuluyan nitong makalayo ay saka lamang nakabawi ng lakas ang pinunong aswang. Marahas itong huminga ng malalim sa kamatalim na tumingin kila Centeno at Manong Arseng. Wala nang kwenta ang ating handaan dahil nakatakas ang pangunahing dahilan ng selebrasyong ito dahil sa anak mo, Arseng! Nang gagalaiting singhal nito sa mag-ama. Pagkatapos ay matalim ang mga matang bumaling ito ng tingin sa kinatatayuan namin ni Tatay Lucio. Nanlalambot sa takot na napaatras ako at nagtago sa likod ng matandang kusinero namin. At ikaw naman, Lucio, anong kahangalan at nagsama ka ng taong labas sa panahon pa ng ating seremonya? Mabuti sana kung isasakripisyo mo ang isang iyan upang pandagdag ng handa. Asik ng pinunong aswang kay Tatay Lucio. Wag po, parang anak na ang turing ko sa batang ito, mahal na pinuno. Ipaubayan niyo na sa akin ito. Tinitiyak ko na anumang nakita ng alaga ko sa lugar na ito ay mananatiling lihim. Mariin namang sagot ni Tatay Lucio. Isang tipid na tangulang ang itinugon ng matandang aswang sa kamuling sumenya sa lahat. Muling pumailan lang ang nakabibinging tunog ng gong at mga tambol. Sinimula na ng mga ito ang pagkain habang ang iba ay patuloy sa pag-indak sa harap ng dambana. Naramdaman ko ng akayin ako ni Tatay Lucio palabas ng puok na iyon kasama sila Manong Arseng at Centeno. Hindi na nakisalo pa ang mga ito sa ginanap na piging ng mga aswang. Habang pauwi ay dinig pa namin ang ingay ng tambol. Inabutan namin sa bahay nila Manong Arseng ang sugatang engkantadong mga lok. Nang gilalas ako sa kakaibang kulay ng dugo na nagmumula sa sugat nito, likha ng kalmot ng isa sa mga aswang sa kabilang sityo. Mga sul-ngasul ito at kumikinang sa tama ng liwanag ng gasera. Natuklasan ko mula kay Manong Arseng na ang babaeng mangalok ay bata pa pala. Alaga at kaibigan nito ni Centeno. Ito na lang daw ang natitira sa uri nito sa dakong iyon ng antike. Isang uri ng aswang na kalahating engkantado tulad ng mga tamawo at bangkilan. Tulad ng pangkaraniwang uri ng mga lok ay nabubuhay ito sa pagkain ng mga patay. Pagkakaiba lang ay patay na hayop sa gubat ang kinakain ng mga ito at hindi bangkay ng tao. Wala raw itong kakayahan na magsalita, subalit kaya nitong makipag-usap sa isip. Kumaunti umano ang bilang ng mga ito dahil sa pamamaslang dito ng ibang mga uri ng mga aswang.
pinaniniwalaang nagbibigay ng kabataan at kakaibang lakas at kakayahan ang pag-inom sa dugo at pagkain sa mga lamang loob ng mga ito. Mamamatay ba siya? Tanong ko dahil sa dami ng dugong lumalabas dito. Sinahod nito iyon ng sariling mga kamay at ipinainom kay Centeno. Hindi, may kakayahan siyang pagalingin ang kanyang sarili. Saka hindi siya maaaring mamatay dahil magiging asawa ko pa siya balang araw. Nakangiting ngising sabat naman ni Centeno habang ninanamnam pa ang dugo ng mga lok sa kanyang bibig. Napangiti ang babaeng mga lok. Nakita ko tuloy ang maliliit at tila lagari nitong mga ngipin. Napilitang magpaliwanag sa akin si Tatay Lucio upang makatiyak na wala akong pagkukwentuhan ng aking mga nasaksihan. Ayon sa kanya, hindi sila totoong magbayaw ni Manong Arseng. Dahilan lamang niya iyon upang makauwi lagi sa Antique tuwing may magaganap na handaan sa kabilang sityo. Ang totoo umano ay matalik na kaibigan ni Tatay Lucio ang yumaong ama ni Centeno na kapatid nito. Hindi rin kauri nila Manong Arseng si Tatay Lucio sapagkat mula ito sa uring Gabunan. Samantalang sina Manong Arseng ay mga uri ng alasip na mandurugo. Sa kabila ng pagkakaiba ay naging malapit ang mga ito sa isa't isa, lalo na at ulila na si Tatay Lucio nang magkakilala ang pamilya ni Manong Arseng. Malaki rin umano ang respeto at takot ng pinunong aswang at ng buong lahi ng mga alasip sa dakong iyon kay Tatay Lucio dahil malaki ang utang na loob ng mga ito sa kanya. Ang mga orasyong alam ni Tatay Lucio ang dahilan kaya walang nakakatuklas sa pangalawang sityo na kinaruroonan ng mga ito. Ang kabilang sityo ay wala sa mapa. Anumang ingay ng mga ginaganap na pag-aalay at seremonya dito ay hindi maririnig nino man sa labas kung walang kakayahan ng ikatlong mata o third eye. Isang beses lang naman kada isang taon ginaganap ang ganoong mga piging iho. Ani pa nito. Ayon pa dito, ginagawa nila ang taunang handaang iyon bilang pagpapatibay ng kanilang pagkakaisa. Sa parte niya na Gabunan ay upang magkaroon siya ng normal na buhay bilang pangkaraniwang tao sa isang buong taon. Nang mga sandaling iyon, Kuya Barry, napagtanto ko na may kakayahan pala ako ng ikatlong mata dahil narinig ko ang ingay mula sa sityong iyon na pugad ng mga aswang. Isang bahagi ng baryo na walang ibang nakakaalam kung hindi sila-sila lang na tagaroon at sila Manong Arseng at Tatay Lucio na nakatira na sa labas ng sityo. Saka ko rin lang napagtanto kung bakit taon-taon ay umuuwi si Tatay Lucio sa Antique. Iyon ay upang makisalo sa taon-taong handaan na ginaganap sa pugad ng mga aswang. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo at ng lahat ng nakikinig ngayon. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Solomon. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.